There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know who you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, thank you.
that's all I wanna talk about, that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I want to do. I'll that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. Much to do when all I can is thinking about not doing well. Don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I want. You're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. I've been up there. A roller coaster of emotions. The noise. I will. It's very nice around us. We talk on the phone every night. Love to hear you. Gentlemen, I'm honored to present to you for the very first time, Mr. and Mrs. Derek and Ellen Bradley. Ginanap ang pag-iisang dibdib nila sa bataan ngayong 11-11-2021. Pinili nila ang araw na ito dahil meaningful ang number 11 sa kanilang love story. Nasubaybayan ng pep.ph ang mabilis pero kilig na pagkikilala nila sa nakalipas na 10 buwan. First week ng January 2021 nang mag-cruise sa landas ni Derek at Ellen. Niyaya si Derek ng kaibigang si John Estrada sa meeting nito kay Ellen dahil co-star sa TV5 sitcom sina John at Ellen. Dito inimbita ni Derek si Ellen, John at pati na rin si Rufa Gutierrez na mag-dinner sa kanyang bahay. Sa dinner party noong January 11, 2021, unang nasilayan na may chemistry sina Derek at Ellen. Umpisa pa lang ay tinutukso na sila ng mga kaibigan na bagay sila. Pero wala sa isip ni Derek at Ellen ang pumasok sa isang relasyon noong mga panahong iyon. Sa Pep Troika, January 12, unang nagsalita si Derek tungkol sa pagiging magkapitbahay nila ni Ellen. Sa Pep Exclusive Interview, January 19, inamin ni Derek na sobra siyang nag-enjoy sa company ni Ellen nang pumarty ito sa bahay niya. Kami ni Ellen, we are the same in so many ways. Hindi kami takot na ipakita ang nararamdaman namin o ipakita ang naiisip namin. Pero sinabi rin ni Derek na hindi pa niya iniisip ang pakikipagrelasyon dahil kakagaling lang niya sa breakup. Sa kaso ni Ellen, aminado siya na noong una pa lang silang nagkita ni Derek ay nawapuhan na siya rito. Nang mag-usap sila ng masinsinan sa dinner party, ay sinabihan pa ni Ellen si Derek na, "I like your eyes." Pero hindi
pa seryoso noon si Ellen. Ang impression niya kay Derek ay isa itong F-boy o playtime lang ang hanap. Hindi raw niya akalain na sweet at gentleman si Derek. Ilang linggo na silang magkakilala at halos araw-araw na nag-hangout. Pero hindi raw ito agad gumawa ng move para hinigan siya. Ang first real kiss nila ay nangyari pag-uwi nila mula sa isang hiking trip sa Mount Bulugod Baboy sa Batangas noong January 30, 2021. Pero bukas sa pagsasabi ang couple na walang nangyari sa kanila liban sa kiss noong huli pa sila. Naging official ang kanilang relasyon noong February 4, 2021. Unang inamin ito ni Derek at Ellen sa pep.ph noong February 26, 2021. Hanggang sa noon ngang March 30, 2021, nag-propose na si Derek kay Ellen. Parehong naiyak ang dalawa dahil sa sandaling panahong sila ay nagkakilala ay naramdaman nila na swak sila sa isa't isa. Wala raw silang pagpapanggap sa kung sino sila. Mapamaganda o pangit na ugali ay tanggap nila. Naging smooth din ang unconventional family setup nila. Si Ellen ay may 3-year-old son's ex-boyfriend na si John Doyle. Si Derek ay may 18-year-old son sa ex-wife na si Mary Christine John. Para sa pinakamainit na showbiz happenings, if